What's up mga Unichan at Kabitin? Alam ko sabi ko hindi ako mag-record ngayon eh. Kaso di ko kayo matiis eh, kaya after nito, siyempre gagawa na ako ng video para sa inyo. Ang nangyari sa nakaraang chapter ay pinagpatuloy ang labanan ni Mash at Margaret. Nung una ay tila ino-overpower ni Margaret si Mash gamit ng kanyang sounds magic dahil hindi ito pwedeng masapak lang basta-basta ni Mash. Gayunpaman, nautakan ng ating bida si Margaret at ginamit nito ang lapag upang hindi matamaan ang magic ni Margaret. Matapos yun ay nagawang mabaon ni Mash si Margaret at sinipa niya ito sa mukha ng may pambihirang lakas. Hindi pa doon natapos ang atake niya at pinatungan niya ito at pinaulanan ng mga suntok. Gayunpaman, lumalabas at tinetesting lang siya ni Margaret at sinabi na ayun na ang hinahanap niyang thrill. Bigla nitong kinastang sounds metamorphosis at nagtransform ito sa tunay niyang anyo. Ipinakita dito ang tila mas batang anyo ni Margaret pati na ang mga bagong kakayanan nito. Dahil sa bagong anyo nito ay kasing bilis na siya ng sound at kada snap ng kanyang mga daliri ay nagagawa nitong kumilos ng may pambihirang bilis. Kada tunog ng nagagawa ng snap niya ay nagiging daan upang makapag-teleport at maatake niya si Mash. Nung inaakala nito na wala nang magagawa si Mash sa bilis niya, ginamit ni Mash ang isang pader upang maramdaman kung anong susunod na gagawin ang atake niya. Dahil din sa hindi makataong reflexes nito ni Mash ay nagawa niyang ma-immobilize ang pag-snap ni Margaret at sa uli ay nahuli niya ang makuliting bata na ito. Sa Bureau of Magic naman ay nireport ni Narration kay Rio Grants na kumikilos na ang buong katropahan ng Innocent Zero kaya napagtanto nito na hindi iyon maganda. What's up mga Unichan? Welcome back sa ating manga recap series tungkol sa Mashel, Magic and Muscles na may halong Harry Potter at One Punch Man ng kwento. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Mash sa loob ng mundong puno ng mahika, dumako tayo sa pagdarag niya kay Margaret. Dahil sa atakang iyon, napatumba niya ang bagong transform na kalaban. Napasigaw naman dito si Dot at tinanong nito kung ayun na ba ang tumapos kay Margaret. Sinagot naman iyon ni Lance at sinabi na hindi at isa lang daw iyong temporary solution at maaari pa rin iyong mabaliktad. Inisip naman ni Lance na maski siya ay hindi alam kung ano ang kakalabasan ng laban na iyon. Gayunpaman, meron pa daw second si Margaret kaya hindi naman malabong mauwi sa panganib si Mash. Inamin naman doon ni Margaret na kapuri-puri itong si Mash. Nagulat naman doon si Mash kaya ay piniliwanag nito na isa raw siyang malakas na kalaban. Matapos yon ay bigla nitong ginamit ang kanyang second magic na sound second death gong. Napatingin doon si Mash at tinanong kung ano iyon. Pinaliwanag naman ni Margaret na ang spell na iyon ay kayang pabagsakin ng kahit sino mang makarinig nun. Tawagin niya na raw iyong death knell. Alam niyo ba kung ano yun? Ako din hindi. Makalipas ang isang minuto ay tutunog daw iyon at sasakupin ang tunog na iyon ng 2 kilometrong lawak na lupain. At ang tanging paraan lang daw para mapigilan iyon ay dapat makuha ni Mash ang wand niya. Pero wag daw nitong kalimutan na kaya niyang kumilos ng kasing bilis ng sound. Kailangan daw muna ni Mash na mahuli siya bago matapos ang 1 minuto, kung hindi matatalo ito. Kinakabahan naman doon ng mga kaibigan niya at sinabi na mabilis nga tong si Mash pero hindi pa iyon sapat. Sinabi naman ni Dot na imposible iyon. Si Lance naman ay sinabi na ang tanging pag-asa lang ni Mash ay confined sila sa arena na iyon. Inisip nito na pero kung tinatakbuhan siya ni Margaret sa isang malawak na lugar ay hindi magagawa ni Mash ang nagawa niyang kaninang pagpigil kay Margaret. Mahirap daw ang sitwasyon na iyon para kay Mash. Hindi nagtagal, humanda na si Margaret at sinimulan na ang pagkilos ng mabilis upang hindi mahuli ni Mash. Sinubukan ni Mash na abutin siya ngunit nabibigo lang ito dahil sa kanyang bilis. Patuloy na pinaglaruan ni Margaret si Mash habang sinusubukan siya nitong hulihin. Sinabi ni Margaret na walang kwenta ang paghihirap nito ni Mash at may natitirang 30 seconds na lang sa oras niya. Habang sinusubukan pa rin ni Mash na hulihin siya ay nagka-countdown na ito. Napasigaw naman sa pag-aalala si Dot at sinabi na wala nang masyadong oras si Mash. Bigla namang humawak si Mash sa lapag at gamit ang kanyang pambihirang lakas ay inangat nito ang kalahati ng lapag ng arena. Dahil doon ay nagkaroon ng harang sa likod ni Margaret. Napagtanto naman ng audience na ginawa iyon ni Mash para i-block ang mga ruta na pwedeng puntahan ni Margaret. Sa kaisip-isipan naman ni Margaret ay narealize niya na ang dalawang choice niya lang ay kaliwa o kanan. Nung sinubukan niyang pumunta sa kanan ay nagawa siyang masabayan ni Mash.
Inisip naman ito na hinulaan lang iyon ni Mash at hindi talaga siya kayang sabayan ito, kaya sumugal lang daw itong si Mash na sa kanan siya pupunta. Nung inaakala ni Margaret na isang hula lang ang ginawa ni Mash, ay nagawa pa rin ni Mash na masabayan ang pagkilos niya. Nagulat ito na nag-faint si Mash. Napakomento naman si Tom doon at pinaliwanag na ang ginawa ni Mash ay isang body faint. Imamaneuver mo daw ang iyong torso sa isang direksyon para makuha mo ang atensyon ng mga mata ng kalaban mo habang nag-shift ka sa kabilang direksyon. Sinabi nito na iyon daw ay isa sa mga basic skills sa lahat ng sports habang kinakagat ang kanyang mga kuko. Isang tanga raw itong si Mash, sabi ni Margaret, dahil meron pa daw siyang sapat na space kaya imposible daw siyang mahuli ni Mash. Gayunpaman, nagawa ni Mash na mahuli si Margaret gamit ang pinky finger nito. Nagulat doon si Margaret at hindi makapaniwalang naabot siya ni Mash gamit lang yon. Sa huli ay nagawa siyang mabalibag ni Mash habang nagtataka kung paano yon nangyari. Nakuha ni Mash ang wand ni Margaret at agad niya itong pinutol gamit ang kanyang mga kamay. Gulat na gulat din doon ang mga manonood at hindi makapaniwala sa pangyayari. Hindi tumunog ang death gong ni Margaret at sa huli ay naglaho na ito habang ina-announce ng host na tapos na ang Sonic Chase na iyon. Sa huli ay natalo na ni Mash si Margaret at mas malapit na ito sa pagiging divine visionary. Natawa na lang doon si Margaret at sinabi na nagawa yun lahat ni Mash ng walang magic. Nabighani daw siya dito at tinatanggap niya ang pagkatalo. Napatitig lang naman doon si Mash. Sa hindi inaasahang pangyayari naman ay biglang may bumulabog sa exam. Bigla namang may lumabas na crack sa langit na nagsanhi ng pagtataka ng mga tao doon. Hindi nagtagal, may lumabas na paa ng manok doon. Nabahala din doon si Caldo habang kitang-kita rin sa mga mukha ng mga kaibigan ni Mash ang pagkagulat. Lumabas ang higanteng halimaw doon at sakay-sakay nito ang Innocent Zero na nagbibigay pugay sa kanila. Nagkaroon ng intense na aura ang lugar at nakilala naman ng mga tao doon na ang nambubulabog sa exam na iyon ay ang Innocent Zero. Paggalaw ng kamay ni Innocent Zero ay tila nag-iba ang kulay ng buong lugar at may nagsiliparang mga halimaw doon. Lumalabas na pinatigil ni Innocent Zero ang oras na nagdahilan sa pag-freeze ng lugar. Ipinakita dito na ang lahat ng nandoon ay tila na-stuck at hindi makagalaw. Nilapitan ng mga ito si Mash at sinabi na hinahanap siya nila. Hinawakan nito ang mukha ni Mash at sinabi na ang ganda nito. Hindi daw niya inaakala na makikita niya pa si Mash ng buhay. At hindi daw nito maipaliwanag ang nararamdaman niyang kalungkutan nang inakala niyang nawala niya si Mash. Sa huli, tinawag niyang son si Mash. What? 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 Wow! What a revelation! Pinaliwanag nito na kapag na-absorb na niya si Mash ay makakomplete na siya kaya napag-dish na nitong umalis na agad doon. Bigla namang may sumigaw na tigilan niya iyon. Lumalabas na iyon si Wahlberg at hindi ito naapektuhan ng mahika ni Innocent Zero. Sinabi ni Wahlberg na hindi niya basta-basta ang ibibigay si Mash sa kanya. Inisip naman ng isa sa mga kasapi ng Innocent Zero ay tila hindi natatakot itong si Wahlberg sa dark magic na kayang patigilin ng oras. Gayunpaman daw ay nagprepara na daw sila laban doon kay Wahlberg. Bigla namang may humiwa sa kanyang isang higanteng palakol kaya nagtaka ito. Natakot naman ito at napatanong kung ano ang nangyari. Iyon daw ba ang nagbabagang galit ni Wahlberg? Natawa naman doon si Wahlberg at sinabi na kung natakot na doon ang lalaki na iyon, ay dapat nang umalis ang walang kwentang nilalang na kagaya ng lalaki habang pinapakita ang galit sa kanyang mga mukha. Habang nanginginig sa takot ang lalaki ay hinawakan nito ni Innocent Zero sa balikat. Sinabi nito na huwag namang tratuhin ng gano'n ni Wahlberg ang mga kakampi niya. Malulungkot daw siya doon. Tinanong naman ni Wahlberg kung ano ba ang tunay na goal ni Innocent Zero. Pinaliwanag naman ito na ang tanging goal niya lang ay maging isang perpektong tao. Hindi namamatay, hindi tumatanda at makapangyarihan. Ayun lang daw ang gusto niya. Napaka-obvious naman daw ng goals na iyon, sabi ni Wahlberg, at nagalit siya dahil kaya daw nitong masikmura ang pagsasakripisyo ng napakaraming buhay para doon. Dagdag pa doon ay pagnanakaw ng magic power, nagsasanhi ng paghihirap at maski ang pagpatay. Asa naman daw ang problema doon, sabi ni Innocent Zero. Hindi naman daw niya makita kung nasaan ang mahirap na intindihin doon sa gusto niya. Ang pamilya niya daw ay nag-i-exist para sa kapakanan niya. Hindi daw doon naliliban si Mash at nag-i-exist daw iyon para sa kanya. Kanya daw si Mash kaya dadalhin niya daw iyon. Natawa naman doon si Wahlberg at sinabi na mukhang itinadhana silang magkasalungat. Habang nilalabas niya ang kanyang three lines ay sinasabi niya na si Mash ang magiging pag-asa ng mundong iyon. Kaya kung gusto daw iyong kunin ni Innocent Zero ay kinakailangan nilang makalampas kay Wahlberg.
Sinabi naman ni Innocent Zero na decades na ang nakalipas nung huli silang naglaban. Sabay naman nilang sinamon ng kani-kanilang god powers. Sinamon ni Wahlberg si Uranus ang god of sky, habang kay Innocent Zero naman ay si Cronos, ang god of time. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, sino kaya ang magwawagi sa dalawang makapangyarihang mages na ito? Magagawa kayang makuha ni Innocent Zero si Mash o ma-overpower siya ng headmaster na si Wahlberg? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga recaps, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos. Onii-chan!